Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Ellen ng CRC Batangas at ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay sa Exodus 40 verses 6 to 11. At bago nga po ang lahat, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay papasalamat sa araw na ito. Salamat sa buhay na patuloy mo pong ipinapahiram sa amin at salamat sa program na ito na patuloy na kami ay nag-aaral ng iyong salita. Tuloy, Panginoon, i-open mo ang aming mga puso at isipan upang itong oras na ito ay maging pagkain ng aming mga espiritu at kaluluwa ang salita mo na aming maririnig sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Exodus 40 verses 6 to 11. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at igabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis, pantalaga at buhusan mo ito, ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayun din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gagawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis, ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Ang title po ng ating devotion ngayon mula sa Exodus 40 verses 6 to 11 is how to arrange the item in the courtyard. Iniutos ng Diyos kay Moises na ilagay sa harap ng tabernakulo ang toldang tipanan, ang altar, at ilagay sa pagitan ng tolda ang palanggana at lagyan ng tubig. Ito po ay isang reminder of the need for atonement and forgiveness to enter the presence of God. Ito po ay isang paalaala sa atin ang sacrificial death of Jesus ay siyang naging daan para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan at sinumang maniniwala sa Kanya ay makakamtan ang regalo niya na maging tunay na anak ng Diyos. Ang altar at palanggana ay ginagamit ng isang seremonya to remind us of the need for ongoing forgiveness in order to have a fellowship with God and with one another. Ang tubig po ay simbolo ng cleansing from sin, a petition for God to forgive us to the same extent we have forgiven others. When the assembly of the tabernacle and courtyard were complete, God instructed to take the anointing oil and anoint the tabernacle at lahat ng nasa loob nito, and consecrate it and all its furnishing. Lahat po ng nasa loob nito ay holy. Ang Panginoong Hesus po ang anointed one, set apart for special service unto the Lord. The anointing tabernacle items symbolize the cleansing of our sins to bring us into the holy presence of God by His blood. Hindi lamang po ang tabernakulo ang pinahiran ng langis, pati ang altar of burnt offering at lahat ng utensils. This altar was the place where burnt offerings were brought upang ang kasalanan ng tao ay mapatawad. And in preparation for ordination of the priesthood, they needed to anoint the lave and it stand and consecrate it. Ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Nawa nga po ay naunawaan natin ang kung paano na-arrange ang mga items in the courtyard sa panahon po ni Moses. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga kapatid na nakikisama or gumaganap po sa gawain ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging sa makikinig ng devotion na ito. Patuloy nga pong pagpalain mo ang bawat isa na
Patuloy na ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa, mapagpala sa iyong salita. Patuloy din po namin itinataas sa iyo ang aming pong bansang Pilipinas na nawa nga po sa pamumuno ng aming Presidente Marcos. Patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom and knowledge kung paano mo to binigay kay Solomon. Ganun din po o Diyos sa aming Presidente na siya po ang pinakamataas na official ng aming pong bansa. Kaya po, Panginoon, pinaibubaya namin po sa iyong lahat ang kapurihan at kadakilaan ay tunay na tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating morning devotion at magkita-kita po tayo uli at makinig po uli tayo bukas ng umaga sa ganito rin pong aras, alas 5 ng umaga. Ito po ang amin pong pinaalala sa inyo na patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos. To God be all the glory.